So, hi! Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Hello, guys. Una sa lahat, kamusta kayo? Okay lang. Okay pa. Hindi pa pupute. Una sa lahat, maraming salamat sa pagpunta at sa time nyo ngayong gabi. Ako nga po pala, si Andre from Panzon. Pagpasensyahan nyo na kung naninimig ako ngayon. Yan na to. Kasi hindi ako sanay na nasa harap ako kasi lagi akong nasa libot. Masaray ka na. Hindi magsasalita ako sa harap. Lagi kasi ako may kasama dapat na kaibigan. Kahit sa school, ganun ako. Lagi ako may kaibigan kasi trabato, ganyan. Pero ngayon, meron akong kaibigan na kasama ngayon. Si God. Si God ang best friend ko ngayong gabi. Kahapon, narinig natin si Ate Deng kung sino ba talaga ang tunay natin na kaibigan. Ito ang sinabi ni Ate Deng sa kagabi. Hindi ba si Jesus ang ating friend, ang ating best friend, kahit ilang beses natin siyang itakwil, andyan pa rin siya para pakinggan tayo at samahan tayo sa araw-araw. Siya yung handang tumulong sa atin lagi pag tayo ay nangangailangan. So ngayong gabi, pag-uusapan natin ang pagtulong sa kapwa o sa pamilya. Bago ang lahat, pwede po bang pakibasa ang passage? Sino, any volunteer? Kung sino ang pagkasa ng passage? Tagalog po. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano
talaga ang pagtulong sa kapwa. Alam niyo ba ang salitang tulong? Kasi ako, dati, di ko alam ang salitang tulong. Tutulungan ako, may sumbat pa. Tapos bago pa sila, makahingi ng tulong sa akin. Ang dami kong sasabihin sa kanila na masasakit ang salita. Na hindi mo ba kaya mag-isa yan? Kaya mo yan kahit sa bahay namin, ganyan ako. Konting butos, nagdadabo. Tapos pag nakatulong na, okay na. Ganun yung pagkakaintindi ko sa tulong. Tapos lagi ko pang pinipilang yung pagtulong ko sa kapwa ko. Ganun din ako sa mga dating kaibigan ko. Pero, makikita natin sa passage yung na may isang tao na tumulong ng walang kapwa. Walang reklamo at tumutulong siya ng lahat ng meron siya. Ang mabuting Samaritano o sa English, the Good Samaritan. Nakita niya yung tao na bukbog, hinubaran, iniwan, mag-isa at nasa bingit ng kamatayan. Ginamot niya ito, binuhat, dinala sa lugar, pahingahan. At binayaran pa niya yung stay mo sa... Sorry na kapahan. Binayaran pa niya yung pinag-istayan nung sagot ng tao. Ang swerte ng tinulungan, niya, ang swerte ng tinulungan niya, kung ako yan, hindi ko gagawin yun kasi hindi ko naman siya kamag-ana. Ang swerte niya, binayaran pa yung pinag-istayan ng hotel. Meron pang ibang mga karakter sa istorya. Yung mga tulisan, saka yung mga hindi po pumansin sa kanya. Sino ba tulisan dito? Sino bang Isnabera o Isnabera dito? Nawalang pakialam sa iba. Sa totoo lang, sagutan din sila, marami rin silang pinagdadaanan sa mga. Kaya naman naging ganun sila, siguro yung nananakit sila din yung sinasaktan. Kasi kung mga hindi na mamansin, sila din yung hindi pinapansin. Kung ano yung mga ginagawa mo sa iba, ayun din ang ginagawa na sa iba. Kailangan din nila ng pulong, kailangan nila ng pagmamahal sa kanila. At pag-aalaga, kasi kung meron namang pulong sa kanila, hindi naman sila mabubugbog, hindi ba siya kaalam din nila ang tumulong sa iba. May short story ako. Alam, kasi may isa kong friend na di na Tandang Sora. Alam niyo ba yung lugar na Tandang Sora? Ako. Yung kaibigan ko, doon siya nakatira. And then, yung tatay niya may sakit. Then, ako lang yung pwedeng hingihan niya ng tulong kasi yung kuya niya may asawa na at yung nanay niya iniwan sila. And then, ako na, yung tatay niya may sakit. Dalawang buwan ang akumpayan sa ospital. And then, wala siyang kapalitan. Siyempre, ang hirap naman na wala kapalitan sa ospital, di ba? Mapupuyat ka, tapos wala pang papalit sa'yo para bumain. And then, ako lang yung pwedeng niyang humingihan ng tulong sa mga kaibigan niya kasi ako yung pinaka malapit sa kanya din sa tatay niya. Then, tinutulungan ko siya magpalit kami, lagi kami nagpapalit sa ospital. Kasi, so super awang-awa na ako sa kanya kahit pinapagalitan na ako ng nanay ko. Then, yung tatay niya, dalawang buwan nakakampay. Then, pagtapos ng dalawang buwan na yon, inumi na yung tatay niya sa bahay niya. Then, pagtapos lang ng dalawang linggo, super lungkot kasi yung tatay niya is tumayo. Tapos ng dalawang linggo, nilibing. Tapos alam niyo ba yung babang lupsa? Ganun yung natawag. Tapos, ngayon pinapunta niya ako doon kasi nga babang lupsa ng tatay niya. Walang tutulong sa kanyang magdasal. And then, mag-prepare ng food sa mga pupunta para magdasal. Then ako, pinatawag niya ako. Tapos, pumunta ako doon sa Tandang Sora. Tapos, tumagal ako doon ng isang araw sa kanila. Tapos, so, nung pa-uwi na ako, gabi na 7 p.m. na ako, uwi ko. Papunta na ako dito sa Tansoy. Then, paglabas ko ng iskinita doon sa kanila, may lalaking sumusunod sa akin. Sabi ko,
kinakabahan na ako. Then, hanggang sa pag-akyat ko ng kulay, di ba sa Mercury Glass, sa Tandang Sora, may kulay doon. Pag-akyat ko, sumusunod siya sa akin. So, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin ng mga gabi na yun. Then, syempre ako, takot na takot na ako. Tapos, ano, wala pa akong kasama sa tulay. Ako lang, tapos yung lalaki sumusunod sa akin sa likod ko. Then, lumakad ako ng onte sa tulay. Then, may isang babaeng umakyat. Then, nawala yung takot ko. Syempre, may kasabay na ako. Nung palipit na yung babae, tapos magkakasalubong na kami sa tulay, biglang punot ng baril. Tapos, biglang sabi-sabi na, hold up ko, walang gagalaw kayo ngayon. Tapos, edi ako napaluhod na ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko yung gabi na yun. Tapos, yung babae ko nasa likuran ko. Siyempre, babae pa rin siya, kailangan ko protektahan. Tapos, nasa likod ko siya. Tapos, iyak ng iyak, hindi alam kung anong gagawin. Which ako din, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos, napakapit ako sa kay Jesus. Tapos nagdasal ako na sabi ko sa kanya na, Lord, kung ano man po mangyayari sa akin ngayong gabi, salamat. Kung ano man po mangyayari sa aming dalawa, doon na kasi nakagulit kami. Salamat kasi, umabot ako ng gentong banda ko. Tapos, blanko na ako. Tapos, parang baliw na ako sa dasal ko. Hindi ko alam kung sasabihin ko kayo. Tapos, nung tapos ko ng dasal, then kinwestiyon ko yung lalaki na nang hanggap sa amin. Then, sabi ko sa kanya, ano bang kailangan mo sa amin? Sabi ko, ibibigay po namin lahat, wag mo lang kami sasaktan. So, natutuwa lang ako sa part na binigay ko to, gusto niya patutuwain, eh 99 pesos lang to sa river pang panamibili. Tapos, yung sing-sing ko na binigay sa akin ng kaibigan ko, nag-50 pesos lang sa river pang panamibili, kinuwain. So, pwede ko lang ang panamibili. And then, tapos nun, edi si girl, hindi na sa likod ko, wala nang ibang ginawa kundi, magpili lahat ng gamit niya, binibigay niya lahat. Tapos, ako, yung bag ko, nagdadala ko, yung bag ko na, alam niyo yung tote bag na bag ko na pumakita niya kasi. Tapos, hanggang maaari sabi ko, hindi ko ibibigay yung ano ko na yun, yung tote bag ko na yun. Kasi, andun yung pagkain namin. Kasi, iniwan sa akin yung bag ng nanay ko. Kasi, realis nila. So, biglang napatingin ako sa baril na katutok niya. Tapos, nung paglipat niya sa kabila, nagulat ako may kulay orange. Sabi ko sa isip ko noon, syempre, hindi ko na alam kasi kapag tinutukan ka ng baril, wala ka naman talaga mag-arawa, kaya mag-arawa, kaya. Sabi ko kulay orange, tapos yung pintutan niya, yung ganun niya, may nakawang pang ganun. Tapos, nung may paakyat na lalaki, nakita ko dun sa pinanggalingan ko dun sa iskinita ng friend ko. May lalaking malaking katawan. Tapos, alam mo ba, hinintay ko lang yung lumapit siya sa amin. Tapos, pinalipat kami ng konti dito sa gilid. Yung tapos, hindi siya nagpalata, parang kinakausap niya lang kami. Kasi, hold up, syempre, mapapahamak siya. Nung dumating dun sa part na palapit na yung lalaki sa amin, biglang tinula ko yung cadaver. Ang lakas kasi na loob ko, sinakita ko yung baril niya, parang hindi naman totoo. Pagtula ko sa kanya, tapos sigaw ko, cadaver, yan kuya, tulungan mo kami. Tapos alam mo ba, ang swerte namin ng babae, pulis yung nakasibilya na pulis yung tinulungan, tumulong sa amin. Malas naman. Tapos ayun, pagsipa sa kanya ng lalaki, ay ng pulis, tapos sabay posas, tapos tinanong kami ni pulis kung kakasuhan daw ba namin. Sabi namin, oo, kasi hindi biro yung tinutukan niya na kami ng baril, kahit peke pa yan. Tapos, yun, tinaktakan siya, tapos, meron totoong patulis dito sa ganito, pero hindi niya nilalabas. Tapos, yun, nakuha sa kanya ng pulis. Then, sabi ng pulis sa amin is, magreklamo daw kami. Then, yung pulis na tumulong sa amin is, tawag nito, tumawag siya ng station na pinakamalapit, yung sa lugar namin. Then, yung natawagan niya is yung station gate.
Pumunta kami doon. Then, pagpunta namin doon sa Station 8, magsasampa na kami ng reklamo. Sabi sa akin ng brother sa akin, magmamakakawa na kaya lang daw niya naman nagawa yun is kasi yung family niya, ano, hindi siya sinusuportahan sa school niya, hindi siya binibigyan. Tapos, nung tinanong siya ng polis, kung ilang taon na siya, 17 years old, sabi ko, Diyos ko, kasing edad ko lang, sabi ko gano'n. Kasi super, ano lang ng katawan niya, super mature ng katawan niya, kaya iisipin mo siya na, ano talaga, parang matanda na talaga siya. Then, nagmamakaawa siya sa akin, kaya lang daw, nagmamakaawa sa akin dalawa ni girl, kasi dalawa kami pumunta sa Station 8 pala. Tapos, nagmamakaawa siya sa amin, kaya lang doon niya nagawa yung kaya lang naman niya doon nagawa yung pang-awandang days. Saka ko naman sa pagkain doon sa kanila. And then, hindi ko siya sinusuportahan ng magulang yun. Ito pa nakakatuwa. Tapos, nung pagtanggal ng face mask, kilala ni girl, yung hold upper, pinsan niya pa sa tatay niya. Tapos, sasa ko ngayon, sabi ko doon sa girl, kilala mo pa pala? Sabi ko gano'n. Sabi ko, oo, pinsan ko yan sa tatay ko. So, ay, parang basta pinsan niya daw pa sa tatay niya. Yun. Tapos, sabi sa akin ng girl, pakubaya ako na daw sa kanya siya ng bahala. So, yun, managmamakaawa pa rin sa akin yung hold up, ganyan. So, bawal ko naman kasuhan kasi 17 years old, yung pwede ko lang naman gawin is dahil sa padala siya sa DSWD kung saan kakampulo diba yung mga mga bata. Then, yun, nagmakaawa siya sa akin, magbabago daw siya, ganyan din yung mga dito. Tapos, may isang word akong sinabi sa kanya na kapag lagi mong naiisip o lagi pumapasok sa iyo yung pang-world up na yan, huwag kang mahiya kay God na lumapit. Huwag kang mahiya kay God na magsabi ng mga problema. Kasi, ganyan din ako dati. Wala din ako. Hindi ako nang wala. Hindi ako nang wala. Yung side niya na kwento niya na, ano na, hindi siya sinusuportahan ng magulang na. Which is totoo naman, ganun din ako dati na, hindi ako sinusuportahan ng magulang ko. Tapos, ang sumusuporta lang sa akin is yung lola ko. Yung lola ko lang talaga yung nagpalaki sa akin. Then, yun, naiintindihan ko siya na, yun, sabi ko sa kanya na, magbago ka, lumapit ka kay God kapag naiisip mo yung pangawandang niya. Lumapit ka kay God, manghingi ka ng tulong sa kanya. Kasi, ako mismo nagsasabi sa iyo, si God hindi ako sinukuha. Sabi ko ngayon sa kanya. Then, pagtapos ng dalawa, dinatapos na, okay, inuwi na siya ng ni girl, tapos parang, tapos, dalawang linggo yung nakakalipas. Diyan sa pansol, nakasalubong ko si girl, tapos kasama niya yung pinsan na nang-hold up sa akin. Tapos, nagpasalamat siya sa akin. Tigakaingin ko lang pala din silang dalawa. Kaingin ko sila. Tapos, ano, tawag nila, nakasalubong sila diyan sa pansol, malapit sa pinsan. Dito sa pinsan mismo. Na, nagpasalamat sa akin si boy, na sabi niya sa akin na, salamat kasi binigyan mo ako ng second chance. Tapos alam niyo ba guys, kung saan na siya nag-serve niyo? Sa simbahan natin. Yes, sa simbahan natin. Hindi na lang ako mag-drop niyo kung saan siya nag-serve niyo. Sa simbahan na natin siya nag-serve. Tapos napasalamat siya sa akin na sabi niya, kung hindi daw dahil sa akin, baka nila yung nasa kundin niyo siya. Okay. Tapos thank you daw kasi binigyan ko daw siya ng ano, tawag ito ng second chance na makapawin yun sa kanila. Then, ayun, yung sa experience ko na yun, parang ako itong binuko. Hindi ba mundit na ako kunin ng lahat sa akin, pero may tumutuloy sa akin. Yung police, siya yung God Samaritan, pero hindi matapos doon. Yung kwento yung nag-hold up siya, siya rin pala yung kailangan ng tulong doon. Kami naman ni ate yung naging good Samaritan sa kanya. Tinulungan namin siya at binigay yung pagkakataon upang magpago siya. Huwag tayong magsawang tumulong sa lahat.
tayo kailangan ng tulong ng iba. Hindi lang sinabi pag tayo ay tumutulong sa iba, tayo rin ang tutulong. Tayo rin ang tutulungan. May isang bagay na sinabi sa akin ng advisor ko. Hindi ko makakalimutan. Dahil niya talaga sa akin. Madaling tumulong, lalo na kung kaya mo. Maaari mo umbos ng pera kung gagamitin mo pang tulong, pero ali yung magustuhan mong tumulong. Meron nga daw nagsabi, kung kailangan mo daw ng kamay na tutulong sa'yo, sigurado may makikita ka sa dulo ng braso mo. Pag lagi kang nag-aabot ng tulong sa iba, mapapansin mo, aba, dalawa pala yung kamay na pwedeng gamitin, isang pang tulong sa isa, ay isang pang tulong sa iba, isang pang tulong sa sarili mo. At kung wala ka na, at kung wala ka talagang tulong na may iaabot, eh, pagdikitin mo na lang daw yung dalawang kamay mo at ipagdasal mo ang makaramos yung iba sa kung ano man yung pinagdadaanan nila sa iba. Kaya kayo guys, kung sa tingin nyo, napapagod na kayo yung tumulong, huwag yung isipin nyo. Kasi, di ba, minsan sa buhay natin, is minsan talaga nakakapagod ng tumulong. Kasi, minsan, mas nakikita pa ng iba yung pagkulong. Nakikita pa, gusto natin tumulong, mas nakikita pa ng iba yung laging, kunyari, gusto natin tumulong sa iba. Para mas nakikita pa ng ibang tao yung lagi natin kamalian o kapagpagpagpan sa buhay. Pero si God, lagi niyang nakikita yung mga tulong natin. Yung guide question ko is, anong nakastrap sa iyo sa guidance o passage? Lucas 10, 25, Lucas 10, verse 25, 27, at bakit? Handa ka bang tumulong sa ibang tao kahit wala itong kapalit? Number 3, kausapin si Jesus kung mensahe na sa iyo ng Diyo. Patulad ang sabi ni Kuya Jello ay nakabitin. Magdasal tayo, huwag lang natin basahin yung question. Magdasal tayo. Yun lang.